Good day mga katambayan, welcome back to my channel. Sa mga nanood pala na ating previous videos dyan, maraming salamat. Sa mga nag-subscribe, mga bagong subscribers, maraming salamat po sa inyo. At kung kayo lang po ay napadaan sa maliit at lumalago ko pong channel, sana po ay maging bahagi po kayo, napakalaking tulong po yan. Bali ngayong araw na to, pag-usapan natin yung pag-aalaga ng pabo at saka manok. Yun yung ibabahagi ko yun sa inyo, yung experience ko sa pag-aalaga dito kasi yung sisiw na pabo at saka manok, pag pinaghalo natin sa isang kulungan hanggang lumaki-laki na sila o napwede na sila pakawalan, isa lang talaga yung naging observation ko na palagi silang nagkakasakit o madali silang magkasakit. Karaniwan, namamatay pa yung iba. Gaya ng nandito, so matagal na to dito. O matagal na silang nagsama o simula pa nung sisiw pa lang sila. Madami sila. Pero habang tumatagal, may mga namamatay sa kanila o nagkakasipul na hindi na gumagaling. So, iba pa nga dito, may mga sakit pa. So kailangan pa nating gamutin. So yung akin lang, sinasabi ko lang na kung maaari, kung may mga alaga tayong pabo at saka manok, maaari lang, gagawa tayo o gumawa tayo ng sarili nilang kulungan para sa mga sisiw ng pabo at saka manok para maiwasan yung mga sakit na pwedeng madala ng manok sa pabo o yung sakit ng pabo na madala sa manok na pwede nilang maghawa-hawa sila kumbaga. So ito, kailangan na nating pakawalan yung iba kasi yung iba gumaling na pero yung iba hindi pa. O yung gumaling na lang yung pakakawalan natin at saka yung may mga sakit, iiwan natin bago natin pakawalan. Inuulit ko mga katambayan, depende na yan sa inyo kung kayo ay maniwala sa akin o gumaya kayo sa akin. Pero dito sa obserbasyon ko talaga sa pag-alaga ng manok at saka pabo, pag sisiyo na yung pag-uusapan, ganun talaga ang nangyayari sa akin dito. Iwan ko lang sa inyong manukan o kung may mga alaga kayong pabo at saka manok, pinagsama nyo, iwan ko lang kung naka-experience kayo na ganyan. Pero ano lang, sinasabi ko lang yung nagiging karanasan ko sa pag-alaga ng pabo at saka manok, lalong-lalo na sa sisiw pag pinaghalo natin. At tingnan nyo dito mga katambayan, may mga manok dito at saka pabo na may sipon pa, hindi gumagaling. Yung iba, ano pa nga yung iba dito, humihingal. May isa din tayo doon. Matagal na yan. Hindi pa rin gumagaling kahit ano, ginamot na natin. Kailangan na natin kailangan na natin pakawalan talaga yung iba. Nadinig mo yun? Hingal. Kung kalinisan naman yung pag-uusapan, wala naman tayong problema doon kasi palagi naman tayong naglilinis dito. At saka yung pagkain nila, masutansya naman yung binibigay natin. Isa yan, tingnan yung isa, yung mata. Resulta yan ng mga sakit dito. Buti pa nga ngayon kasi naging okay-okay na yung kanilang sitwasyon, kalagayan. Mga katambayan, yung mga iba natin dito ngayon, pakakawalan natin. Pero bago muna pakawalan natin, painumin muna natin ng sakit o panlaban sa sakit sa sipon. Gaya nito mga tambayan, kahit malaki na yung ating manok, ganun pa rin may sipon. Thank you.
dagdag kalaman mga katambayan, na pag yung ating mga alagang manok ay pinakawala natin at saka yung pabong, gayon yan, hindi yan sila maghiwalay. O pag sila ay galing sa isang kulungan, pag pinakawala natin, grupo yan sila na kung pag matulog sila, ganun din, magsasama yan sila lahat kung magkakatabi until such time na masanay sila sa environment dito sa labas. O makikipaghalubilo na sila sa mga alaga natin dito na manok at saka pabo. Ganun ho yan pag tayo ay nag-alaga. O magtataka kayo na pag magpakawala tayo ng mga manok, hindi yan sila sasama agad sa mga manok na nasa labas. Una yan ay ano, sa isang grupo yan sila magsasama pati sa pagtulog at saka pagkain. Ganyan yan. Ito na yung ating pinakawala na mga pabo at saka manok. Sana ay gumaling sila sa labas. May mga ano pa kasi dito, mga manok at saka pabo na may sakit na sipon. So sana gumaling. O makikita mo yung manok at saka pabo na masaya pag ginagawa nila yung gaya niyan. Yung instinct ng manok at saka yung pabo. Ganun ho yan sila. Yan lang muna ngayong araw mga katambayan. Nagbahagi lang ako ng kunting kalaman sa pag-alaga ng pabo at saka manok. Bago muna ako magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si June Baula, Kabarong Mini Channel, Kuya TV, Mr. Dupoy from Antique, Cyrus Earl Tabuhara, Simple Dairy Goat Farming Channel, Kathleen Agpalasin. Sa mga hindi ko na shoutout, i-shoutout ko lang kayo sa susunod. Kung may mga katanungan kayo, ilagay nyo lang sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi.